Hey. Ano ho pangalan nila? Naimbag Tirabi. Naimbag Tirabi. Owen. It's an honor po, no, Senator. And hopefully to become the new president, no, this coming 2022. Thank you. I am Dr. George Kimson, ano po. I am a general surgeon by profession. I have worked with the United Nations for 4 countries. So alam ko po talaga kung ano po yung hirap ng bawat tao, bawat lahat, no. Hindi lang po ang Pilipino, kung hindi lahat po ng sangkatauhan po sa buong mundo. Mas na-realize ko po ngayon, ano po, alam po ng aking mga kababayan dito, nang bumababa na po ako kung gaano po talaga kahirap. There are only 2 things na gusto ko lang pong tanungin. Ang number one po, sa pagbababa ko po at nakikita ko na po ang mga kababayan ko, ang lagi lang po nila sinasabi, Doc, hindi dahil sa gusto na ayaw namin magpa-ospital o magpa-konsulta sa doktor, pero dahil yung pera na ilalaan namin doon, ilalaan na lang namin sa pagkainan para makakain ng aming pamilya. May mga senior citizen ako nakikita, Doc, bayaan niyo na ako na magkasakit kahit wala, basta makikita ko ang apo ko lumalaki. Ang una ko pong tanong, paano po natin mabibigyan talaga ng karampatang healthcare system, no, para sa mga kababayan po natin na talaga pong merong kulang po talaga sila. Ang lagi lang po sinasabi ng UNICEF, healthcare service delivery is a right. It's a basic right. So paano po kapag naupo po kayo, ano po ang gagawin po natin para mabigyan po natin, maibsan po natin yung mga pangangailangan po rin sila sa health? Yung health insurance talaga, doon ang bagsak, para meron silang pagkukuhanan. Kung senior citizen man o yung bata, kahit sino, but family-based. Ang dapat talaga dyan, family-based. At yung nga, nasabi ko yata kanina, yung PhilHealth, hindi masyado magandang patakbo. Kaya kailangan talaga natin ayusin yan. May pera naman eh, may pondo naman yung PhilHealth eh. At hindi lang nagagamit ng tama. Kaya i-redesign natin yung PhilHealth para talaga mabilis ang bumaba. Meron akong konting experience dyan, nung governor ako. Kasi sa, nagtrabaho ka ba sa UK? Mostly South African country po. Doon ako nung nasa UK ako, meron sila yung talagang health insurance sobra-sobra. Of course. Nakita ko nung nag-governor ako, sabi ko, ba't di natin pwedeng gayahin? Kinaya naman namin lahat ng premium ng mga ng tao, kasi ang kokoberan mo 75%, kasi yung 25% mga GSIS na yan, SSS, sundalo yan, may sarili silang insurance. Pero yung general public, ay sabi namin, ang probinsya na ang magbabayad. At para at least minimum, meron sila. Hindi yung catastrophic cases na yung tinatawag. Pero yung pang-araw-araw lang ng kaso. Kaya yun ang sa aking palagay, ay dapat patibayin, mabigyan natin ng health insurance lahat. Dahil yun ang sinabi ko, kaya naman eh. Kaya naman gawin. Ang naging experience ko lang sa PhilHealth, nahirapan talaga kami masyado. Very inefficient. Hindi nila alam yung gagawin nila. Hindi, nung pre-propose namin ito na kaming magbabayad, probinsya magbabayad sa lahat, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Yung validation lang nung pamilya, ang tagal. Siguro inabot ng 2 taon. Sabi ko naman, paano? Di magdagdag kayo ng tao. At alam ko, yung pondo ninyo, bilyon-bilyon, nandyan lang, hindi naman nagagamit. Kaya yun ang dapat nating patibayin. Ang aking pati, yung sinasabi mo, masyado mahirap. Meron kaming experience, ang taas ng mortality rate. At tinanong ko, sabi ko, bakit ganyan? Magagaling naman ang doktor, magaling naman ang mga nurse. Bakit ang daming namamatay? Kanila, dahil ang hirap pumunta sa ospital. Dahil maghahanap sila ng mag-alaga ng bata, iiwanan yung trabaho, magbabayad ng pamasahe. Buti ko matapos yun, basta isang buong araw, hindi bago sila makapunta. Kaya sinasabi nila, saka na lang. Pagdating sa ospital, malubha na. Wala nang magawa yung mga doktor. Kaya ibaba natin yung healthcare. Yung ako, gusto ko yung konsepto ng RHU. Yung RHU,
mayroon kada clustered barangay, kada barangay may maliit na clinic. Yung clinic na yan, binibisita ng doktor, ng nurse, at saka ng midwife. Mga dalawa, tatlong beses sa isang linggo. Para yung mga pasyente na, kasi, correct me if I'm wrong, 80% ng reklamo is upper respiratory, lower GI, and buntis. Sa yung po yung nangangailangan ng healthcare. So kaya ng RHC yun, yun may nabalian o may nasugatan. Kayang-kaya doon, hindi kailangan pumunta pa sa ospital. Dapat ito serbisyo ng barangay, serbisyo ng LGU. So palagay ko makakatulong yun para pag sa malalaking paggamot, kailangan gamutin talaga maluba. Ay dadalhin sa malaking ospital, meron silang insurance. Doon sa mga maliliit na bagay, yung pang-araw-araw lang na reklamo, pwede na sa RHU. At yun naman, ang problema yung doktor. How do we keep the doctors in the country? Well, Senate, Your Honor, Mr. President, actually that's the reason why I was brought up sa team ni Mayor BF to be there because of my expertise na natutunan ko po sa abroad, na i-apply po natin. Always remember, ang pinaka-main problem po natin is really fundings. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin natin. At yun po ang gusto ko pong tumbukin. Ang sagot po sa lahat ng dapat na pwede natin gawin is yung universal healthcare, which is your 11223. Yes. Now, the problem, it is pandemic. Now, kailan po natin maisa sa katuparan yung RA 11223 para talagang makatulong para sa ating mga kababayan? Eh, lalabas pa tayo sa krisis kasi lahat ng pagka tinanong mo sa pamahalaan niyan, kahit na anong department, anong agency, ay sasabihin mo walang pondo, nauubos sa pandemic. At so yun, siguro pagka medyo lumuwag na, ang sinasabi ko nga, may tawag ako dyan, jobs to jobs. Vaccination, i-vaccinate talaga lahat, magkaroon talaga ng herd immunity, at dun sa herd immunity na yan, ay hindi na tayo masyado nag-aalala, wala nang lockdown, nakakapagtrabaho na yung tao. And, but that's, hindi natin maibabalik sa medyo normal na takbo ang pamahalaan, including the funding, kung hindi natin maiwanan na itong pandemya na ito. Sana naman, dahil sa nakikita natin, pababa ng pababa ang mga kaso, ay sana naman, baka patapos na ito. Although, ang sinasabi, hindi naman talaga mawawala yan. It's a virus, it will still be there for, like the flu, like SARS. SARS is still around. Basta't alam na natin kung paanong labanan. Yun ang importante sa lahat. We have to get out of the crisis, the pandemic crisis first. Tapos ang haharapin natin, economic crisis naman. Pero hindi na nauubos ang funding natin para makakuha, para nag-aalaga ng pasyente, namimili ng vaccine, namimili ng kung ano-ano mga PPEs, all of these things ng mga pangangailangan. So, I think it will happen when we have vaccinated everybody. At talagang yung mga kagaya yung nakikita ko sa ibang bansa, kahit ang taas ng kaso nila, 10,000, 20,000, wala, hindi sila nagmamask, hindi sila patuloy, pasok pa rin sila. Sabi niya, symptomatic naman ako eh. Kaya ang gusto kong abutan, yung stage na yun. And I think pag nakaabot na tayo doon, people can go back to work and magiging normal na. Pwede na natin tignan kung saan makuha ang pondo para pondohan yung universal healthcare bill. That's magandang batas yan, at sa aking palagay ay talagang maraming matutulungan yun. Opo, actually sabi ko nga po, no, I'm expecting po noon, Mr. President. There's a proposal on our team. Mandanas law will be coming in already. Will become. Dadating na po ang Mandanas law. Yes. Opo. Yes. Is it a possibility that the executive can always try to put na talagang tutuldukan na po na mabibigyan yung sinasabi niyo pong insurance, yung sinasabi po ni Mr. President na insurance. Ayun po yung nasa isip po namin, na at least part of the budget, kung may budget, at least 1 to 2% talagang nakalaan lang po para sa healthcare.
So yung po yung ano, para at least maalam natin na maalagaan po natin ang lahat ng constituent po natin. We will always try to believe ano no, Mr. President, na ang tawag dito, as long as healthy po ang lahat ng constituent, ang economy susunod na po lahat yan. Siyempre, so, ate, lagi kong inaalala, lagi kong iniisip yung healthcare, lagi kong inaalala yung sinasabi, kahit gaano ka-successful, gaano ka-kasikat, gaano ka-kayaman, pag masama ang pakiramdam mo, wala rin, hindi mo mararamdaman lahat ng mga magagandang pwede mong gawin. Kaya yun ang dapat talagang unahin, eh, buhay yan eh. So yes, that's a good idea kasi merong binubuo ngayon yung EO para sa para ililista lahat ng papano ang paggamit doon sa magiging pondo, yung karagdagang pondo galing sa Mandana sa ruling na nakuha ng mga LGU. I will ano, yung porsyento lang siguro titingnan natin kung ano yung kailangan. Kasi mga LGU iba-iba, pero pwedeng magbigay ng at least guaranteed na may pondo ang LGU na gagamitin pagbigay ng health insurance sa kanilang mga constituent. Last na lang po, sir. I'll always be a patriotic doctor. Hindi ko kinahihiya yun. Ngayon po nakita ko po, alam ko po na ang si First Lady Imelda Marcos, siya po ang nagtatag ng Philippine Heart Center. Ang vision po ng aming butihing mayor, si Mayor Bayani Fernando, makapag-opera po kami ng sa puso, magkaroon ng heart surgery dito po sa Marikina. Makakaasa po ba kami na sa pamumuno niyo po na mapopondohan po ang aman? Yan lang po kasi ang hospital ng Marikina. So, yun po ano, at least yung advocacy po ng mother niyo po maidala po rito sa Marikina. Yung mga specialty hospitals, kailangan talagang dagdagan. Nakita naman natin yung mga specialty hospital, yung kidney center, heart center, lung center, children's hospital. Napakinabangan natin ang gusto yun. Kung wala yan, saan natin dadalhin yung mga pasyente natin na nagka-COVID? Pero nakita rin, kulang. At nagulat nga ako, walang tinayo ang gobyerno na bagong malaking ospital since 1985. Kaya naman nakikita ninyo kulang na kulang na. Ilan na tayo? 105, 106 million ng population ng Pilipinas. At siyempre mas madami ng pangangailangan. Kaya specialty hospitals hindi na dapat sa Maynila. Sa iba't ibang lugar. Umpisahan natin sa tertiary level hospital, kasi meron mga lugar na wala pang tertiary level hospital, yung mga pasyente nila nung COVID, tinatakbo pa sa regional hospital, yan layo-layo, lagi namang puno. Kaya kailangan siguro, yun na nga, ibaba natin yung healthcare, huwag natin linalagay doon sa kung saan, sa malayo, na hindi mapuntahan nung pasyente, kailangan ibaba natin ang healthcare, ibaba natin sa tao. Yun ang aking concept. Maraming salamat po, Mayor. And before I finish, maraming salamat to another frontliner na nag-alaga sa aming lahat.